360 Hz refresh rate gaming monitor. At ang maganda pa dito, naka-IPS display pa. Alam natin pagdating sa usapang monitors, nandiyan lagi sa listahan natin ang ROG or the Asus Republic of Gamer. So nandito sa tabi natin yung isa sa mga pinakabago nilang modelong monitor, guys. This is the PG259QNR. Actually, meron ng naunang model na to, guys, the PG259QN. Ang pinagkaiba lang, guys, is the R. At ito yung pinaka nagustuhan ko dito, guys, yung R na yon. That's the Reflex Analyzer. Kaya kung ikaw ay into competitive level or competitive scene, eh baka magustuhan mo itong monitor na to. So, i-check natin itong bagong monitor na to, kung ano nga ba yung mga meron dito at kung ano ba yung merong advantage sa atin dito, guys, once na bumili tayo ng ganitong mga monitor. So, tara, umpisa na natin. So sa mga gustong bumili ng ating Boss Lucio merch, okay guys, kagaya ng suot ko, nakita nyo yung ating logo. So guys, saktong-sakto ka dahil sponsor ito ng sarili kong small business. Ito ang Unrated Project. So nakita nyo naman guys, para makita ninyo at maging updated kayo sa mga design or collection na aking ilalabas, makikita nyo po yung link dyan sa description box or nandyan sa screen, Unrated Project mga patid. Again, akin po yan guys, kaya kung kayo ay talagang solid Boss Lucio, eh baka naman maasahan ko ang inyong suporta. So yun na nga, balik na tayo dito sa ating topic, the ROG Swift PG259QNR Gaming Monitor. So actually, hindi ko na siya in-unbox, nandito na siya sa tabi natin dahil napakalaki po nung box niya at napakabigat netong monitor na to. So puntahan muna natin dito yung kanyang exterior. So same pa rin sa mga previous model ng ROG Swift, meron pa rin tong edgy part or the gamer vibe sa likod at meron itong huge ROG logo. And para naman sa kanyang bezel, makikita natin guys na napakanipis dito nung kanyang bezel, pero may makikita kayong black gap between the display and the bezel guys, pero it's okay lang, normal lang naman yan sa mga monitor kasi wala pa naman ako masyadong nakitang monitor na sagad talaga dun sa bezel yung kanyang display. And para naman sa kanyang OSD, makikita natin yan dito sa likuran at meron siyang joystick at selected button or selection buttons para mas madaling ma-access yung mga ibang features netong gaming monitor na to. Which is good, kung may gusto kang palitang settings pagdating sa yung monitor, sobrang accessible lang kasi nga mga patid, meron siyang joystick. And para naman dito sa kanyang bottom part or the leg part guys, familiar din po kayo dito for sure dahil may nauna itong version para sa kanyang mga kapatid, okay guys, or cousin kung ano man ang tawag nila doon. Eh yun po yung parang ganito rin yung design. Pero guys, that's the three leg na merong ROG projecting LED guys na makikita nyo guys sa ilalim. Pero guys, this version wala na po. Mas gusto ko ito guys. Mas minimal, mas malinis, and more stable siya. And as you can see, nandito pa rin yung same color dun sa naunang mga version nila guys pagdating dito sa leg and with the accent of bronze. So napakaganda mga patid natin, and as you can see rin, napakahaba dito nung kanyang leg. Na sukat dito sa ating monitor na 24.5 inches. So means mga patid natin, mas magkakaroon ka ng more stability pagdating sa iyong monitor guys. Kahit inaalog-alog ko siya ngayon, hindi siya ganun maalog dahil nga mga patid sa kanyang fit. So para naman sa kanyang output interface, makikita natin dito na meron siyang 3.5 mm jack at dalawang USB port para sa Nvidia Reflex at isang display port 1.4 at HDMI 2.0 at yung kanyang power outlet or the DC in. At ang nagustuhan ko pa dito, meron siyang cover para dun sa output cable natin at meron siyang cable management dito guys. So, mas malinis yung monitor natin pagdating sa ating mga desk setup. And also, meron din siyang kasama ditong desk mount kit. Kaya kung gusto mo na mga nakamount ang iyong monitor sa iyong table, guys,
included na yan dito sa ROG Swift PG259QNR. Ako fan ako ng mga ganito mga kapatid, hindi ko lang ngayon magagawa ng demo dahil medyo masikip na dito yung aking space. Pero guys, simple lang naman guys na ikaklamp po lang siya sa yung table, pero make sure guys na heavy duty yung inyong mga lamesa. Talagang solid wood dyan dahil mga kapatid, mabigat po ito at mabigat po yung monitor. Kung normal na plywood or normal wood lang guys, baka hindi siya magkaroon ng safety guys. Baka makrack or whatsoever guys ang inyong mga mesa. Siyempre, hindi rin nakalimutan dito ng ROG yung ergonomic features. This monitor mga patid, pwede mong iswivel, pivot mga patid, or a vertical or portrait mode etong monitor nito guys. Which is good na naman dahil ako isang streamer, content creator, and then gumagamit ako ng mga multiple display. Kung gusto mong gawin multiple display, itong 360Hz gaming monitor, it's up to you guys. Pero syempre guys, hindi siya advisable dun kasi nga sayang naman, i-vertical mo para sa 360Hz, diba? Sayang. Gawin mo lang siyang main monitor mo, mas magagamit mo yung boom features nito. So tama na tayo dun sa kanyang exterior, punta na tayo dito sa kanyang display. So this gaming monitor, meron siyang 24.5 1080p 360Hz refresh rate plus IPS screen with NVIDIA G-Sync and HDR10 support. Which is good dahil normally sa mga competitive scene or sa mga hardcore esports, ang ginagamit is TN panel para sa fast response time. So ngayon, I'm so happy dahil meron ng IPS display na merong 360Hz. Dahil this gaming monitor, meron ding mabilis na response time. Ito'y merong 1 millisecond. Guys, normally guys, TN panel lang, ngayon IPS na. And alam naman natin guys na mas maganda talaga ang output resolution ng IPS kumpara sa TN panels. Although, nandun talaga yung mabilis na response times pagdating sa TN, and like what I said, meron na sa IPS. And dahil na nga IPS display itong gaming monitor na to, pwede mo rin tong magamit sa mga ibang stuff beside gaming. Kung ikaw ay content creator, graphic designer, media artist, or whatsoever. Dahil this monitor ay merong mas more color reproduction and more better viewing angle. So like what I said guys, parang nilagay na lahat ni ROG dito ah. 360Hz monitor, IPS, color reproduction, better viewing angle. Tangka pa. And like what I said, itong monitor nito guys, ang max resolution niya lang is 1080p. Boss Lucio, bakit pa hindi tinaasan ni ROG yung resolution niyan? Grabe, 360Hz IPS, color, better viewing angle. Pero mga patid natin, ito po kasi ang rason dyan. I think the technology guys, hindi pa po match. Dahil guys, ang mga connectivity na meron tayo guys, it's the DisplayPort 1.4. Ang kaya po niyan, ang max niyan guys, it's 360Hz hanggang 1080p lang po. So if you want to better resolution, magbabawas ng hertz guys. Like if you want to 2K or 4K resolution, babaksak po ang hertz ng 144 or 165, 175, depende po sa specs ng monitor. Pero wala pa pong 4K resolution na 360Hz guys at the same time. And para naman sa kanyang HDMI 2.0, yan ay meron namang maximum 240Hz na naka 1080p. So guys, kung tataasan yung resolution like a 2K, so bababa na naman ang ating refresh rate papunta sa 175. So guys, I think problem lang dito guys is technology. Wala pa tayo sa part na yon. Pero I think guys, advance mag-isip ang ROG. Naka-ready sila dyan, I'm sure. So mga patid natin, kaya naglalabas na sila ng mga ganitong technology, the IPS na may 360Hz, di ba? Napakaganda. Actually, I never use a 240Hz gaming monitor dahil lang meron lang ako guys, it's a 144Hz and 175Hz monitor. Pero mga patid, dito sa 360Hz monitor, grabe, nalula talaga ako. Sobrang smooth. Kaya like what I said mga patid, hindi ko alam yung feeling na nasa 240Hz kasi guys, from 175, tumalun ako dito sa 360, parang napawaw talaga ako. Siguro hindi nyo lang masyado ma-achieve dyan sa ating camera, pero in personal guys, sobrang layo talaga. As in, parang nasa ibang mundo na ako guys, once lumilingon ako dito sa monitor na to, sobrang smooth niya. If you are serious into competitive scene or a hardcore esports player, I think this monitor matutulungan ka ma-achieve yun kasi meron kang advantage sa iyong mga opponents na mas mabilis yung refresh rate mo
pagdating sa mga FPS games. Yes guys, ako FPS player ako. Alam ko yung epekto pag naka 144 ka lang tas ang kalaban mo is naka 280. Mabilis kanyang nakikita kaya lagi ako namamatay. Guys, ayun, the 360Hz monitor guys, I think matutulungan ka nito. And balik tayo sa 360Hz topic. Actually, not all the games ay meron or supported na ang 360Hz. Pero nandito ang Valorant. That's why Valorant yung nilagay ko dito and that's my main FPS games. Mapate, dahil ang Valorant guys ay meron itong 360Hz pataas pa nga minsan guys. Pero sa technology ngayon, wala pa nga mas mataas sa 360. And nandyan din ang CSGO at nandyan ang Overwatch. Yan pa lang yung mga games na alam ko na talagang nag-exceed to 240Hz. Guys. At ang isa pa pagdating sa technology ng Asus ROG, ito yung ULMB or the Ultra Low Motion Blur. Itong features na to ay tutulungan ka nito ma-reduce yung motion blur kung malikot ka maglaro guys or flick ka ng flick or whatsoever mga pati. The motion blur guys, i-reduce nun para mas lalo maging effective yung FPS gameplay mo. But if you on these features, medyo bababa yung overall brightness output niya. Dahil nga mga patid, magpo-focus doon yung monitor guys sa pag-reduce ng motion blur. So ngayon, punta na tayo sa isa sa pinaka-main features netong gaming monitor na to. Bakit meron siyang R sa kanyang model? Yun na nga ang NVIDIA Reflex Analyzer. These features is allow you to display your latency para sa iyong mga peripherals papunta sa iyong system component. So ito yung mga ginagamit mong keyboard, mouse guys. Once you click guys, kung paano siya magta-travel papunta sa iyong system unit or sa iyong components and paano siya di-display or lalabas sa iyong display kung gaano kabilis yung latency nun. So, itong monitor na to, eh meron siyang features para makita mo yung mga latency na yon at para mas magkaroon ka ng mas more accurate na latency guys. Once na pindutin mo to guys, eh talagang magre-react talaga sa iyong display. So, simple lang na mapagana itong features na to. Siyempre, you need to plug your peripherals keyboard mouse into this monitor na makikita nyo sa likod guys. Kaya siya meron siyang USB slot doon. And gagana yan as a pass-through to your PC without adding any latency. Wow, ganong katindi itong monitor na to. Isipin nyo yung keyboard and mouse nyo dito nakakonect pero guys gumagana sa system unit ninyo. So isipin nyo guys nakakabit dito sa monitor ninyo yung inyong mga mouse and keyboard. So mas accurate na ngayon na nakikita ng mata ninyo sa ginagalaw ng daliri ninyo, sa mga pinipindot ng daliri ninyo para sa inyong mga peripherals. And using the Reflex NVIDIA menu, makikita mo doon yung real-time latency ng mga peripherals mo. Yung mouse na gamit ko, ang tagal ng latency, kailangan mo na siguro magpalit para mas lalo lumakas mag-Valorant or whatsoever kung ano man yung game na nilalaro mo. And that's the advantage of that feature. So sobrang ganda, wala akong masabi sa monitor na to. Mataas ang response time, mataas ang refresh rate, ang ganda, ang elegante tignan, ang nipis ng bezel, merong ergonomic features, merong mas magandang better viewing angle. And guys, oh ito, to be honest, oh, nandito ako sa side ng monitor. Pero guys, kung ano yung nakikita ko of the monitor guys, same lang po dito sa side. So para sa akin guys, bibigyan ko ito ng 10 out of 10. Pero syempre, may verdict and final thought pa rin si Boss Ducio para sa gaming monitor na to. But first, yung kanyang presyo, ay makikita nyo na lang po dyan sa description box na nandyan sa link. Guys, diretso na po yan sa Asus ROG Store. Makita nyo po yung mga presyo doon ng mga monitors. So para dito sa monitor na to, ang masasabi ko lang ay tingin ko, hindi siya para sa lahat ng tao. Meron lang specific of gamer, tingin ko ang magkakagusto dito, especially the 360Hz like what I said, hindi pa lahat ng games ay meron yan. Pero if you play Valorant mga patid, mamamaximize mo talaga itong monitor na to. But kung hindi ka naman gamer pero gusto mo tong monitor na to, tingin ko magugustuhan mo pa rin siya dahil sa kanyang color reproduction and better viewing angle. Like what I said, if you are content creator, graphic designer, media artist guys, na gumagamit ng mga color guys, okay sa pag-edit, this monitor guys, sobrang ganda ng kanyang color reproduction. Dahil nga ito ay naka IPS display, mas maganda ang yung viewing angle. End of the day, kayo pa rin naman po ang magde-decide kung anong best monitor para sa inyo. Nandito lang kami mga tech reviewer para magbigay sa inyo ng mga idea and mga verdict namin. At kung tatanungin ninyo ako, overall mga patid, about kay Boss Ducio this monitor, 10 out of 10, gusto ko tong monitor na to for my daily use. Guys, alam nyo naman na ako ay FPS player and I play Valorant and I'm a designer din guys, nag-edit ng video. So sobrang mamamaximize ko
etong monitor na to. So yun lang, mapatid natin ang ating review dito sa ROG Swift PG259QNR gaming monitor. So thank you Asus ROG sa pagpapadala na itong monitor na to para ma-review channel. Magkaroon na naman ang opportunity si Boss Lucio sa napakagandang ROG product. So like what I said, mga patid natin, road to 100k na po tayo. Kaya kung gusto nyo pa po makita naming streaming tips, PC build, unboxing and tech review, don't forget to like, share and comment, subscribe at tumalit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. And guys, check my clothing line, Unrated Project, and I'm Luis Dior Tevez aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!